You know. Magandang hapon sa inyo mga kalaot. Welcome po ulit kayo dito sa aking fishing channel. So ngayon, manghuhuli kami ng pusit kalawang. Bali, gagamit kami ng underwater na ilaw at QQ sa panghuhuli ng pusit. Mamaya mga kalaot, makikita nyo yung QQ na aming tinatawag. Pero bago yan, shoutout muna tayo. Shoutout kay Sir Juby and Ma'am Tess Aguilar from Woodland Hills, California. Ma'am Jeannie Munarva from Dubai. Prince Pudidi Fishing from Anda, Pangasinan. Ray Unlimited, Samuel Villanueva. At shoutout din sa K-Printing Press Corporation, Cubao. So shoutout and God bless sa inyo mga sir. By the way mga kalaot, yung underwater na ilaw at QQ na aming tinatawag, bali gawa lang namin siya, DIY kumbaga. So ayan mga kalaot, nandito na kami sa fishing ground. 8 milyahe magmula sa Pampang yung layo. Bali, hinuhulog na ng kasama ko mga kalaot yung aming pamundo, yung aming angkla. So ganyan po yung aming angkla mga kalaot. Sako na tinalian ng bato. Ayan. So yung sako mga kalaot, yan yung pipigil sa agos ng tubig para kahit papano hindi kami mabilis na maitangay ng agos. So hindi kakayanin ng normal na angkla itong lalim ng tubig mga kalaot. Kaya ganito yung ginagamit naming pang angkla. Ayan mga kalaot, ganyan yung forma ng aming angkla sa ilalim ng tubig. Ayan, yung sako. Kaya kahit papano, matagal kaming maitangay ng agos ng tubig. Yung mga dadaan. So may mga parating rin na mga bangka mga kalaot. Bale, mamumusit rin sila. At ito na mga kalaot yung aming gagamiting underwater light. Ayan. Bali, gawa rin namin siya mga kalaot. May mga nabibili din naman na underwater light. Pero ayun nga lang, mabilis masira. Kaya dito sa amin, kami na mismo ang gumagawa ng sarili naming underwater. So ito naman yung isang underwater namin mga kalaot. Bali, ihulog na rin namin. Magkabilaan siya mga kalaot. Dahil mas maliwanag, mas maraming pusit.
At gumagamit kami ng battery para mapailaw yung aming underwater ito. Ayan. May dala rin kaming kawel, mga kalaot, ito. Bali, hinuhulog namin to sa tubig habang kami ay namumusit. So, bali, pinapainan namin ng pusit, mga kalaot, yung kawel. Yan, ito. So, bali, pusit-puti ito, mga kalaot. Yan. So, malalaking isda yung nahuli ng kawil na to, mga kalaot. Tulad ng tuna, susay, dorado at bakalaw. Hindi naman lagi nakakahuli, mga kalaot. Swerte mo lang kapag dinawi. Bale, palutang nung aming pangawil. Ayan. Bale, nakatali siya ng manipis na nylon dito sa may bangka. Para kapag dinawi ng malaking isda, limbawa, mga kalaot, madali siyang mapigtas. At kapag napigtas na, mga kalaot, ibig sabihin nun, mayroon ng dawing isda. Ito naman yung QQ na aming tinatawag. So, bali, ito yung gagamitin na pang-attract sa pusit. Ayan. Bali, artificial na pusit, mga kalaot. Meron rin namang nabibili na ganito, pero iba talaga yung ikaw yung may gawa. Mas maganda yung ganito, mga kalaot, yung sarili mong gawa, dahil pwede mong kapain kung anong kulay yung mga gusto ng pusit. Yan. So, bali, ganito yung gamit niya, mga kalaot. Bali, iikutin natin siya ng ganyan dito sa ibabaw ng tubig. Then, yung mga pusit naman, susugurin nila dahil akala nila siguro pagkain. Then, yun na yung pagkakataon na sasalukin natin gamit itong landing net, mga kalaot. Ito naman, masi-masi ang tawag namin, mga kalaot. Bali, ganito lang ang paggamit. Ganyan. So, akalain ng mga pusit na maliit na isda yan. Kaya, ang gagawin ng mga pusit, susubukan nilang kainin. So, bali, glow in the dark to, mga kalaot. Ang lumiyata to. So, ito naman yung pinakailaw ng aming bangka. Ayan, kulay orange siya. So, napakahalaga nito, mga kalaot, kapag ikaw ay namumusit. Dahil dito sa aming pinagulian ng pusit, mga kalaot, maraming dumadaan na barko. Kaya kapag walang ilaw ang bangka mo, maaaring mabangga ka ng barko o kaya ng mga kapwa mo mangingisda. Ayan, isisindi na namin yung aming pailaw, mga kalaot. Nagsusuka na siguro siya yan doon. So ayan, mga kalaot, kung mapapansin nyo, nakailaw na yung aming underwater light. Bale, 8 watts yung aming ginamit na bumbilya. Ito naman yung isa, mga kalaot, bali, kabilaan siya, ayan. So ayan, mga kalaot, bali, palubog na yung araw. Then mamaya kapag madilim na at may mga pusit na, sisimulan na nating manghuli. Medyo madilim-dilim na, mga kalaot. Kung mapapansin nyo yung mga ilaw, bali, kagaya natin na nanghuhuli ng pusit yung mga yan. So ito na po, mga kalaot, sinisimulan na po naming manghuli ng pusit kalawang. Pasensya na, mga kalaot, kung madilim dahil hindi ko pwedeng buksan yung aking LED light dahil mag-aalangan na sumugod yung mga pusit sa ating pang-kiw-kiw. Ganito po yung paraan namin sa panghuli ng pusit kalawang, mga kalaot. Bali, yung ganitong proseso ng panghuli, minsan nakakahuli kami ng higit 200 kilos sa ganitong paraan.
So papalitan namin ng paen yung aming kawil mga kalaot ng pusit kalawang na buhay. Kanina pusit puti yung aming pinain. Ngayon dahil nakauli na kami, papalitan namin ng pusit kalawang na buhay. Liwanag no kaya?
You know. So, bali alas 10 na ng gabi mga kalaot. So, ito na yung aming huli sa loob ng 4 na oras. Bali, nasa isang banyera na. Manghuhuli pa rin kami dito mga kalaot hanggang hindi sumisikat yung araw. Dito pa rin kami para manghuli ng pusit. Bali, mahina ang pahuli ng pusit ngayong taon mga kalaot. Hindi gaya nung nakaraang taon, 2019, talagang dagsa ang pusit. Bawat bangka nakakahuli ng 100 to 300 kilos. Bali, mababa na yung 50 huli mo nung nakaraang taon. Pero ngayon mga kalaot, mahirap yung pahuli ng pusit. Matumal. So ito na po mga kalaot yung aming huli. Ipapakilo na namin siya. Bali, dalawang banyera po yung aming nahuling pusit. Wala ng kilo ang 32. Na. Ng Royal, ano, mga, ano yan? Kulang 50. Huli niya? Tertipur. Lo sabe. Porto net tertipur ko ito. Sige. 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 Talagang tika na pang-upat na rin. Pang-upat na na-upat. Pang-upat. Bato. Ayan, mapinala.
dadakini. Nang ruwel na nak nagikwa na. Bandiyan na bagay kami sa balik ko. Dadak ko. Mais. Ano kayo ng kalagyan? Sa pangkan. Oy! Huwag niyo ang punuin yan. Magkano kayo lang sa isbe? Kalawakaw ni Agent. Natikot ito. Isip. Pinibili kayo, Juan? Garot. Bakter. Duwa pa eh. Marami rin natin Taiwan! Dorado. Iyokrad mo bili. Ilapag dyan o. Iyokrad mo dito. Dani nung balong. Mamaya. Maya. Mas maganda yung naka-ukrad na gano'n. Ika lang ilalatag ko siya sa para matutira mo. Kunin mo yung prit sa akin na ito. Sige, ikan na rin. O sige, yan na, yan na, yan na. Lagyan mo kayong dalawang. Ito Taiwan? Tapay? At sila pagmita. Sige, dyan mo na sa kilo mo. Sige, kilo mo na. Kilo mo na. Kailuan tayo yung kasi 10 kilos isang pirasong kusip. Oo, masasaktan. Narigat ko eh. Ganda malugi eh. Oh, this to, kanota. Oh, diba? 21.5. Dalawang pirasong kusip. I-plug mo. Yung lakil. Wow! Ang saan? Ang pag ah, hamit mo nga papasabi yun. Parehas na matla. Parehas na matla. Ito, dalawang tunila na. Wala, hindi ka dalawang talaga. Ilang kausang klase. Di ba ngayon ang galaw? Ah, yung kapit. Di ba yung Alex? Kitamta nga ito man ito ah. Mer! Pagkita ka tanga ito, dalsin ka abito, umuli ka tanga ito. Nagbalik mo konti ka, detali styrofoam, nag-igit-igit lang ha. Umuli ka tanga ito. Umuli ka tanga ito, kita ka styrofoam ang data. Jai, igit niya bang energy side. Jai, tamo ka din proactive siya. Okay, bro. Kita man? Ipok siya, mata ka mo kaya ipok siya. Ay, nakaraw lang meron po yan. Nakaraw lang meron na. Ay, mahal pa dito. 170 pa. Yay, side banda na dyan. Ay, sabarusok ka, bababa. Wala ko yan, kunti-kunti pa kasi. 30 kilos pala. Meron ba? Tawan ko ha. Kita ka nga tajayin ko ha. Kailangan na ito yun. Walang pa. DJ... Mer, ipalingke mo doon sa DJ ko ha. Sinapan. Deta, deta kayo. Deta. Kahit po deta. Isa deta yun ko. Ha? Ha? Ano kayo po? Kita kay Jay. Kapagkata mo ito. Kagawa ka nga agad. Kagawa ka nga. Yes.